Ari, gagawin namin kung ano ang alam namin. Hindi namin gagawin iyan, bakit ba masyado kayong sensitive? Ang simple lang naman ang sinasabi ko. Mag-serve kayo. Welcome sa YouTube channel ng mga kwentong buhay. Layunin namin na magbigay ng mga kwentong pwedeng magbigay ng kaalaman at inspirasyon o magandang aral sa mga manunood. Huwag kakalimutang mag-subscribe, like, comment, share at turn notification. No, hindi namin gagawin iyan, Gary. Bakit sobrang sensitive naman kayo? Ang tanging niyong dapat gawin ay sundin ang sinasabi ko. Ito ang aming boss na si Gary. Isa siyang malaking kahihiyan. Ito ang aking best friend na si Amy, isa siyang anghel. Madiing sabi ni Marietta, nung napagkasunduan naming pwede kaming magtrabaho ng flexible hours, tuwang-tuwa kami. Akala namin napakagandang setup iyon. Hindi namin inisip kung paanong magiging dami ng experience ito para sa amin. Ikukwento ko sa inyo. Lumapit si Gary sa kanyang mga empleyadong sina Amy at Marietta. Hi ladies, kumusta ang mga tips? Standard lang, sagot ni Marietta. Nothing exceptional. Well, kikita tayo ng malaking tips kung gagawin natin ang isang bagay. Ano iyon? Tanong ni Amy. Magpakita kayo ng konting skin. Low-cut dress, magpakita ng cleavage short shorts. Tuloy ni Gary. Girls, hindi nyo masyadong kabisado ang trabaho. Ang tagal ko na itong ginagawa kaya maniwala kayo. Magtiwala kayo sa akin. Nakakaawa ang inyong kinikita. Ang liit-liit. Kung hindi kayo magbabago, then mas magandang magtrabaho kayo sa ibang hanap buhay. Sumagot si Amy. Gary, gagawin namin kung ano ang alam namin. Hindi namin gagawin iyan. Bakit ba masyado kayong sensitive? Ang simple lang naman ang sinasabi ko. Mag-serve kayo ng meals at magpakita ng skin. Ganyan ang paraan para kumita ng mas maraming pera. Oo, hindi namin gagawin iyan, Gary. Sabi ni Marietta. Isang taon ang nakalipas. Nag-uusap sina Amy at Marietta sa labas. Nag-uusap tungkol sa renovation ng isang lugar. Siyang pagdating ni Gary. Well, look who are here. Ngayon, ladies, sabi ko babalik kayo. Okay lang pumasok na kayo sa loob at magsimulang muli. Kalimutan natin kung anuman ang nangyari. Hindi kami makakapasok hanggang hindi nako-close ang bintahan, Gary. Sabi ulit ni Marietta. Anong bintahan? Hindi ko ibinebenta ang restaurant, sagot ni Gary. Oh, hindi mo ba narinig, sabi ni Amy. You foreclosed your loan. Kaya nag-offer kami para bilhin ang property ngayong umaga. Hindi totoo iyan. Nagsisinungaling kayo. Hindi makapaniwala si Gary. Nagsasabi kami ng totoo. Ang problema sa iyo, akala mo alam mo. Lahat ang tungkol sa negosyo. Oo. Kung sana tiningnan mo kami maliban sa pagpapakita ng aming katawan, sana nakita mo ang kakayahan namin. Wala akong pakialam dyan. At pwede ba, kung sino man ang inyong customer, ay mga sira. Gary, mayroon kaming very successful bakery hindi kalayuan dito. Marietta, tama ba ako na sabihing iyong asawa ni Gary ay bumili sa atin ng cake noong nakaraang buwan? Oo, bumili siya ng cake, tuwang sagot ni Amy. Ang aming strawberry cake with frosting, iyon ang the best. So na-realize kung kailangan nating kumuha ng bagong restaurant manager. Good luck sa paghahanap ng bagong trabaho, Gary. At iniwan siya ng dalawang babae. Maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa iyong kakayahan. Kapag hindi ka nirespeto ng isang tao, umalis ka. Who knows, baka isang araw, magiging may-ari ako ng isang dessert companies kasama ang kaibigan ko.